Welcome to Pinoy Cafe, where we bring you real-life stories of people. Hello po sa inyo! Salamat pong muli sa inyong pagbabalik. Pakiusap po, kung maaari ay pakiclick ang like button ng video pong ito dahil malaki ang maitutulong po nito sa amin. At huwag nyo rin pong kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po. Sisimulan na po natin ang kwento. Nagkakilala kami ni Jovi sa isang resort sa aming probinsya. Ako ay isang waitress at siya naman ay isang bakasyonista. Dinarayo ng mga turista ang aming lugar, hindi dahil sa meron kaming napakaputing buhangin, kundi dahil sa isang bagay na pinakakinamamanghaan ng marami, ang nagagandahang mga korales na patok sa mga may hilig sa scuba diving. Sa katunayan nga, ay napakamabato at kulay abo ng buhangin dito, subalit sa oras na ilubog mo ang sarili mo sa tubig, ay matutuklasan mo ang daang-daang mga yaman ng dagat. Iba't ibang kulay at anyo ng mga isda at mga nakakatuwang mga pugitang nagtatago sa likod ng makukulay na korales. Bukod doon ay meron din mga maliliit na igat na animoy naglalaro ng tagu-taguan sa mga butas sa buhangin. Ang lahat ng iyon ay mararanasan mo sa oras na inilubog mo ang iyong sarili at maglangoy. Nandoon si Jovi upang mag-scuba diving. Siya ay nanatili sa pinakamalaking kwarto sa resort. Palagi siyang kumakain ng almusal, tanghalian at hapunan sa restaurant namin, kaya matapos ang 2 linggo ay kabisado ko na ang kanyang mukha. Laging ang pinakamahal at pinakamasarap na pagkain ang ipinahahanda niya gaya ng malalaking lobster at naguusok na steak. Hindi naman kailangan pero palagi din siyang nagbibigay ng tip sa amin. Nung 7th araw, tinanong niya ako kung maaari ko daw ba siyang samahan na libutin ang aming lugar sa araw na wala akong pasok sa trabaho. Nahahalata ko na hindi man niya tuwirang sinabi ay inaaya niya akong makipag-date sa kanya. Siyempre kinilig at natuwa ako nung niyaya niya ang isang dalaga na gaya ko. Sa totoo lang, bagamat dito ako isinilang, ay hindi ko pa lubusang nalilibot ang ganda ng aming probinsya. Kaya dahil doon ay pumayag na din akong samahan siya. Kumain kami sa isang restaurant ng pinakasikat na burger sa lugar. Ito ay pagmamay-ari ng isang Pilipina na may asawang Amerikano. Ikinuwento niya sa akin ang rason kung bakit siya naroroon sa aming lugar. Galing daw siya sa kabilang probinsya at nagtatrabaho daw siya sa isang construction company na gumagawa ng mga bahay sa subdivision. Siya ay 30 taong gulang na at 10 taon ang tanda niya sa akin. Ibinahagi niya sa akin na isa siyang ampon. Mas lalo akong humanga sa kanya dahil naging matagumpay siya sa ganong kabatang edad. Kinailangan daw niyang magpahinga at lumanghap ng sariwang hangin kaya naisip niyang magbakasyon sa lugar namin. Hilig din daw niya na mag-scuba diving dahil sa tuwing siya ay nasa tubig, ay nakakalimutan niya ang kanyang mga problema. Hindi daw siya minamaliit ng mga isda, hindi siya pinipilit na gawin ang mga bagay na hindi niya gusto. Hindi daw niya kinakailangang magpanggap sa kung ano siya sa tuwing siya ay nasa tubig. 10 araw lang ang kanyang 2nd beses na bakasyon sa lugar namin noong mga oras na iyon. Hiniling niya sa akin na magdahilan ako sa trabaho na ako ay may sakit upang payagan akong huwag pumasok. Sinunod ko naman siya at araw-araw kaming lumabas. Gustong-gusto niya makita ako na sumubok ng bagong pagkain o bumili ng mga damit na noon ko lang nabili dahil wala akong pera. Gustong-gusto niyang marinig ako na nagsasabing, "Wow, ang sarap! Oh, maraming salamat sa damit! Oh, hindi ko alam na meron palang ganito." Siguro iniisip niya na para akong isang bata na natutuwa sa tuwing binibilhan ng kanilang mga magulang ng bagong damit. Bukod sa mga iyon, ay may isang bagay akong ginawa sa kauna-unahang pagkakataon na tumatak sa isipan ko. Ibinigay ko sa kanya ang aking pagkababae at natulog ako sa isang kama katabi ang isang lalaki na walang saplot. Masyadong mabilis na lumipat ang mga araw at dumating ang oras na kailangan niyang umalis. Nangako kaming mananatiling magkaugnay at sinabi niyang bibisitahin niya ulit sa loob ng ilang buwan. Gayunpaman, alam ko din na marahil ay iyon na ang huling beses na makikita ko siya. Ngunit wala akong pinagsisihan. Naging napakasaya ko nung kasama ko siya
at habang buhay kong dadalhin ang mga alaalang ginawa naming dalawa. Subalit, hindi ko pa rin mapigilan ang pagpatak ng luha ko habang kumakaway ako noong sumakay siya sa bus upang pumunta sa paliparan sa susunod na bayan. Pag-alis niya ay bumalik ako sa dati kong gawain. Bumalik ako sa pagtatrabaho sa resort at nagpapalitan kami ng maraming mga mensahe sa simula, ngunit sa paglipas ng mga linggo ay dumalang ito at unti-unting naglalaho ang mga alaala ko kay Jovi. Ngunit biglang sumagi sa aking isipan si Jovi nang hindi ako dinatna ng 2 buwan. Nakaramdam ako ng medyo kakaiba at naisip na baka may sakit ako noong hindi dumating ang aking unang dalaw. Kaya lang 2 buwan na ang lumipas ay hindi pa rin ako dinadatnan. Natakot ako at nangamba kaya dali-dali akong bumili ng pregnancy test. Sinubukan ko ito at biglang nandilim ang aking paligid noong lumabas ang resulta na buntis nga ako. Kinumbinsi ko ang aking sarili na nagkamali lamang iyon kaya't bumili ako ng isa pang test kit at pareho pa rin ang naging resulta. Agad kong tinawagan si Jovi, ngunit kinailangan kong maghintay hanggang 1 buong araw bago niya ako replyan. Sinabi niya na babalik siya sa aking bayan upang makita ako sa loob ng 1 linggo upang mapag-usapan namin ang dapat naming gawin. Bumalik si Jovi makalipas ang 1 buwan at nakikita ko sa kanyang mukha na nag-aalala at medyo nagagalit siya. Hindi siya masaya sa aking pagbubuntis. "Akala ko ba nag-ingat ka?" wika niya. At sa kanyang mukha, tila nagtatanong siya kung anak nga ba niya talaga ang bata. Naiirita ako sa kanya sa loob-loob ko, ngunit sinubukan kong maging kalmado. Makalipas ang 1 sandali, ay wala na din siyang nagawa kundi tanggapin ang aming sitwasyon. Sinimulan niyang ayusin ang aming problema na parang isang negosyo. Sinabi niya na ang kanyang proyekto ay masyadong malaki at nakasalalay sa kanya na makumpleto ito kaya't hindi siya maaring manatili sa bayan kasama ko. Dagdag pa niya na dapat akong manatili sa bahay ng aking mga magulang dahil hindi niya ako maalagaan sa panahon ng pagbubuntis ko. Maari din daw akong matulungan nila inay at itay na mag-alaga sa amin ng anak ko. Bagamat malungkot ako na hindi kami magkasama, ay wala na rin naman akong nagawa kundi ang intindihin ang lahat. Pagkatapos sinabi niya sa akin na mag-resign sa aking trabaho at kinalkula niya kung magkano ang kakailanganin ko buwan-buwan upang alagaan ang aking sarili nang hindi nagtatrabaho. Binigyan niya ako ng perang panggasto sa 1 buwan at bibisita daw siya sa akin ng madalas hanggat kaya niya. Tinanong ko siya kung kailan kami maaaring magpakasal at tila nagulat siya sa katanungang ito. Ayon sa kanya, ikakasal daw kami kaagad kapag natapos na ang proyektong ginagawa niya na marahil tatagal ng 1 taon. Naramdaman kong siguradong maghihintay ako ng ganong katagal, kaya't ngumiti ako at hinayaan siyang bumalik sa kanyang lalawigan. Ang perang binigay niya sa akin ay higit pa sa sapat upang magkaroon ng komportableng buhay. Bumili ako ng gatas ng aking iinumin habang nagbubuntis at regular din akong bumibisita sa klinika upang matiyak na okay ang kalusugan namin ng sanggol. Bumalik si Jovi pagkaraan ng 2 buwan, ngunit 3 araw lamang siya na natili at umalis muli at iniwanan ako ng pera. Tuwing siya ay bumibisita, siya ay nanatili sa bahay ng aking mamagulang. Ang aking mamagulang ay naging napakabuti at maasikaso sa kanya, lalo na't nalaman nila na siya ay isang ulila. Sinabi nila na nais din nilang tumayong mga magulang ni Jovi. Sa pagdaan ng panahon, tinanong ko ang tungkol sa proyekto at patuloy niyang sinasabi na naantala ito, ngunit sa panahong iyon, ang aming anak ay 1 taong gulang na. Ang daming oras na ang nasayang, nais ko din naman na maging 1 tunay na pamilya na kami dahil ayokong walang kilalaning ama ang aking anak. Napagtanto ko rin na sa pagdaan ng panahon ay umaasa ako sa kanya para sa lahat. Sa pera, sa pagmamahal na parang nililimos ko sa kanya at maging sa pangarap ko sa hinaharap. Lahat ng bagay ay nakadepende sa kanya. Sa katunayan ay nag-aalala na ako na baka hindi talaga niya ako nais pakasalan at iiwan din niya ako dahil parati siyang nagdadahilan sa akin. Kaya't naisip kong humingi sa kanya ng mas maraming pera hanggat maaari. Higit pa sa tunay na kailangan ko,
Hindi ko iyon ginagastos at itinatabi ko para sa aking anak. Hindi ko alam pero parang may bumubulong sa akin na kailangan kong siguraduhin na nasa maayos na lagay kami ng aking anak kung sakaling dumating ang panahon na iwanan niya kami. Siyempre, ayaw kong magsinungaling sa kanya at naniniwala ako sa kanya na hindi niya kami iiwanan. Ngunit anong magagawa ko? Isa akong ina, ayaw kong maging kawawa ang aking anak at pulutin kami sa kangkungan. Nagsimula akong mag-alala noong nagsimulang magsalita ang aming anak. Binigkas niya ang salitang mama. Nangangamba ako na baka hindi niya masabi ang papa dahil palagi itong wala sa tabi niya. Nung sumunod na pag-uwi niya ay tinanong ko kung bakit ang tagal ng kanyang proyekto. Nakiusap ako sa kanya na manatili at pakasalan na ako. Ngunit galit lang ang isinagot niya sa akin. Sinabi niya na ginagawa niya ang trabahong ito para sa akin at sa anak namin. At bigla niya akong sinasabihan na binibigyan ko siya ng problema at naitulak niya ako ng bahagya. Nagulat ako, gusto ko lang na magkasama kami. Bakit ba siya galit na galit sa akin? Kung mahal niya ako, hindi ba dapat ay matuwa siya na nais kong ikasal kaming dalawa? Matapos ang aming pag-uusap, ay iniwanan na niya kami ng aking anak at agad siyang nagtungo sa resort kung saan kami unang nagkita. Nagpakalango siya sa alak ng buong gabi. Napakalungkot ko noong mga oras na iyon. Parang binagyo ng napakalakas ang puso ko at winasak ito ng pira-piraso. Nalunod ako sa sarili kong mga luha. Hindi siya umuwi ng gabing iyon at sinabi niya sa akin kinabukasan na lasing na siya kaya kumuha na lamang siya ng isang silid sa resort at doon nagpahinga. Pagkatapos nung kinagabihan ay nakatanggap ako ng mensahe mula sa isa kong kaibigan na nagtatrabaho pa rin sa resort. Sinabi niya sa akin ang isang nakakadismayang balita. Nakita niya ang aking asawa na uminom sa resort. At pagkatapos ay lumabas ito at bumalik ng may kasama na isang dalaga at nagtungo sa silid na nakuha niya. Niloloko niya ako. Nung narinig ko ang balitang iyon, nagsimula akong maghinala kung nagsasabi ba siya ng totoo sa akin at kung totoo ba ang mga idinadahilan niya kung bakit hindi pa niya ako pinapakasalan. Para po sa ating mga tagapanood at tagapakinig, huwag po ninyong kalimutang mag-like, comment, share, at subscribe. Salamat po! Hindi ko binanggit sa kanya ang tungkol sa narinig ko hingil sa ginawa niya sa resort. Sa halip, mas naging mabait ako sa kanya. Umalis siya makalipas ang ilang araw at pagkatapos ay tinanong ko ang aking mga magulang na alagaan ang anak ko at inimpake ko ang aking mga gamit at nagtungo sa kanyang lalawigan kung saan sinabi niya na matatagpuan ang kanilang proyekto. Nais kong makita sa aking sarili kung bakit ang tagal na matapos nito. Pagdating ko sa site kung saan dapat ang proyekto, laking gulat ko nang walang makita kundi isang bukid na palayan. Tinanong ko ang mga tao doon tungkol sa proyekto at ang nakuha ko lang ay tuliro nilang mga itsura. Tama ang hinala ko. Nagsinungaling siya sa akin. Agad akong nagtungo sa apartment kung saan sinabi niya na siya ay nanunuluyan at hinanap ko siya. Ngunit sinabi ng gwardiya na nagtatrabaho doon na hindi siya nakatira doon. Naguguluhan na talaga ako at hindi ko alam ang gagawin. Wala na akong ibang magawa kundi ang umuwi, kaya tumalikod na ako para umalis. Nung akmang hahakbang na ako, ay pinigilan ako ng security guard at tinanong kung sigurado ba akong tama ang pangalan ng hinahanap ko. Pinakita ko sa kanya ang larawan ni Jovi at sinabi niyang kilala niya kung sino si Jovi, ngunit hindi siya nakatira sa apartment na iyon. "Bakit mo siya hinahanap?" tanong niya. At sinabi kong asawa ko ang lalaking iyon. Nakita ko sa kanyang mukha ang pagkabigla. Ikinuwento niya sa akin ang Jovi na kilala niya ay kilalang kilala sa bayan dahil napakayaman nito. At pagkatapos ay sinabi niyang kasal na ito at meron ng tatlong anak. Napabuntong hininga ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Nakita niya akong nagulat at sinabi ng maayos na iyon ay narinig lamang niya ngunit maaring siya ay mali. May ibinigay siya sa aking address na kilala niyang Jovi para tiyakin kung may katotohanan o wala ang kanyang mga sinabi. Gabi na, kaya't napagpasyahan kong magpalipas ng gabi sa isang maliit na hotel.
at nung madaling araw ay nagtungo ako sa address na ibinigay ng gwardiya at isang malaking bahay ang tumambad sa akin. Takot na takot akong kumatok sa gate, natatakot akong malaman ang totoo. Paano kung totoo ang nalaman ko? Ano ang mangyayari sa akin at sa aking anak? Hindi ko na kinailangang patunugin ang kanilang doorbell. Natunghayan ko ang paglabas ng bahay ng aking asawa, hawak-hawak ang kamay ng isang babae at tatlo nitong mga anak. Nakangiti silang lahat at nagtatawanan. Hindi ko kailangang alamin ang totoo dahil napakalinaw ng nakita ko. Niyakap ng mga bata at ng babae si Joby at hinalikan bago tuluyang sumakay ng sasakyan. Napalunok na lamang ako. Hindi ko alam kung totoo ba ang nakita ko o isa lamang panaginip. Hindi ko alam kung anong aksyon ang dapat kong gawin, kaya't naupo lang ako doon sa eskinita at tuliro at nagpalipas ng oras. Isang babae mula sa isang sari-sari store na malapit sa akin ang lumabas at tinanong kung ayos lang ako. At sinabi kong oo, bumili na rin ako ng isang bote ng tubig dahil nauuhaw na din ako. Tinanong niya ako kung sino ako at kung bakit nakaupo lang ako doon. Malinaw na hindi ako mukhang palaboy, kaya siya ay nagtataka kung bakit ako nakaupo doon ng halos buong araw. Hindi ko alam kung bakit, ngunit parang naalala ko sa kanya ang aking ina. At dahil doon ay nagsimulang bumuhos na parang isang talon ang aking mga luha. Nakita niya ito at nagulat siya, kaya't inaya niya ako sa loob ng kanyang bahay at hinayaan akong humiga sa kanyang sofa at hindi ko na malaya na nakatulog ako. Pagdilat ko ay napagtanto kong 2 oras pala akong nakatulog. Lalabas na sana ako, ngunit nakita ako ng babae at pinigilan ako. Tinanong niya kung ano ang nangyayari at hindi ko alam kung bakit, ngunit sinimulan kong ikwento sa kanya ang lahat. Nanlaki nang nanlaki ang kanyang mga mata habang ako ay patuloy sa pagkukwento, ngunit pinigilan niya ako bago ako matapos. Sinabi niya na kilala niya ang ama ng babae na asawa ni Joby mula noong maliit pa lamang ito. Sinabi niya na ang babaeng iyon palaging pumupunta sa kanyang tindahan upang bumili ng candy at merienda noong siya ay bata pa, kaya't kilalang kilala niya ito. Hindi siya makapaniwala sa sinasabi ko dahil ibig sabihin ay nagtataksil si Joby hindi lang sa akin kundi maging sa legal na asawa nito. Hinawakan niya ang kamay ko at hinila ako sa bahay ng babae at pinatunog niya ng malakas ang gate upang lumabas ang babae. Doon namin kinausap ang legal na asawa ni Joby at ipinagtapat ko sa kanya ang lahat. Naniwala naman siya agad sa aking kwento dahil ipinakita ko ang lahat ng mga larawan namin ni Joby sa aking cellphone. Kagaya ng inaasahan ay nabigla siya sa mga nalaman niya. Ang alam daw niya ay nagpupunta si Joby sa aking bayan dahil meron siyang isang proyekto doon. Nagsisinungaling siya sa aming dalawa sa lahat ng oras na ito. Ibinahagi din niya ang kanilang kwento. At isang bagay lang ang totoo, yun ay isa siyang ulila. Dahil wala na siyang mga magulang, ay nagtrabaho siya sa bahay ng babae bilang isang houseboy. Napakatalino daw nito at kahit hindi siya nag-aral sa paaralan, ay alam niya ang mga konsepto ng matematika sa pamamagitan lamang ng panonood. Sa tuwing nagpupunta ito ng palengke, ay nakakalkula na niya sa kanyang isip ang kabuuang halaga bago pa man matapos sa pagpindot ng calculator ang tindera. Ang ama ng babae ay humanga kay Joby, kaya tinulungan nila itong makabalik sa paaralan, kung saan siya ay nagpakita ng galing at nagtapos ng may karangalan sa klase. Nagpatuloy siya sa pag-aaral sa kolehiyo, at ang pamilya ay mayroong 5 anak na babae at 1 anak na lalaki, kaya't nakita ng ama na interesado ang anak nito sa kanya. Tinanong nila si Joby kung nais niyang pakasalan ang babae at umoo naman ito. Natuwa ng sobra ang ama ng babae dahil maaari niyang hilingin sa kanya na tulungan siya sa kanyang business na real estate. Napansin nila na nagsimulang magbago si Joby noong nagsimula na itong magtrabaho. Madalas na siya ay umuwi ng madaling araw at nahuhuli pa siya na ng bababae. Sa tuwing siya ay nabibisto ay palagi siyang humihingi ng tawad at nangangako na hindi na muling mauulit ang ginawa niyang kasalanan. Mahal niya si Joby,
at isang beses lamang niya itong nahuli ng actual kaya nagpasya siyang patawarin ito. Alam din niyang maraming lalaki ang nambabae kaya naisip niyang normal lamang iyon sa kalalakihan. Iningatan niya na hindi ito makarating sa kanyang ama dahil batid niyang palalayasin ito si Jovi. Hindi niya nais na lumaki ang kanyang mga anak na wala ang kanilang ama. Ngunit ang nangyari sa akin ay nagpatunay sa kanya na hindi na magbabago si Jovi. Ito na ang kahuli-hulihang pagkakataon na magpapaloko siya dito. Ang lakas ng loob niya na bumuo ng isa pang pamilya, pasigaw niyang sabi. Ngayon ay sinira niya hindi lang kami ng anak niya, kundi maging ang legal niyang pamilya. May ganito palang uri ng lalaki. Dinala niya ako sa kanyang ama at sinabi niya sa kanya ang lahat at lumalagablab ang galit na nararamdaman ng matanda. Pinakiusapan nila ako na bumalik sa bahay ng aking mga magulang upang maalagaan ko ang aking anak at nangako silang makikipag-ugnayan sa akin hanggang sa maayos ang lahat. Pagkalipas ng ilang linggo, kinontak ako ng legal na asawa ni Joby at ibinahagi sa akin ang lahat. Pinutol ng kanyang ama ang koneksyon ni Joby sa kanilang pamilya. Tuluyan na din siyang nakipaghiwalay dito. Pinalaya siya ng bahay nang walang dala na kahit na ano dahil lahat ng meron siya ay nagmula sa ama ng asawa niya. Dahil alam nila ang estado ko sa buhay, nagbigay sila ng tulong sa akin upang ako ay makapagsimulang muli alang-alang sa bata. Ang pagtulong nila ay para may sapat akong perang makapagsimula ng maliit na negosyo para sa pagpapalaki ng aking anak. Hanggang sa isang araw, si Jovi ay nagpakita sa aking bahay. Sinabi niya na isa siyang ulila at napilitan lamang siyang magpakasal sa mayamang babae dahil wala na siyang mapuntahan. Hindi daw niya mahal yung babae, bagkos ako ang tanging babaeng minahal niya. Tinanong ko siya kung bakit niya ako minahal. Lagi daw siyang nalulumbay dahil hindi niya nararamdaman na bahagi siya ng pamilya ng kanyang unang asawa. Hindi daw siya makagawa ng sarili niyang desisyon at kailangan niyang sumunod sa kung ano ang nais ng pamilya ng babae. Hindi niya maibukadkad ang kanyang mga pakpak at lumipad na parang maabot ang sarili niyang mga pangarap. Palagi siyang namomoblema at nangangamba na siya ay palalayasin anumang oras. Ngunit nang makilala niya ako, naramdaman niyang natagpuan niya sa wakas ang isang tao na maaari niyang matulungan. Gustong-gusto niyang ipakita sa akin ang mga bagay na wala ako at mayroon siya. Minahal niya kung paano akong parang bata na nakadepende sa kanya at gustong-gusto niyang ibigay ang mga bagay na kailangan ko. Pakiramdam niya ay kailangan ko siya at napaka makapangyarihan niya kaysa sa akin. Dagdag pa niya na nakakapagpahinga siya sa paligid ko dahil wala siyang kailangang patunayan sa akin. Minahal niya ako dahil umaasa at nakadepende ako sa kanya at dahil mas mahirap ako kaysa sa kanya. Natipuhan niya ako hindi dahil tunay ang pag-ibig niya, kundi dahil alam niyang mas mababa ako kaysa sa kanya. Sa isip-isip ko, kung yung asawa niyang mayaman, hindi ko naramdaman na tinapakan ang pagkatao ko, pero siya nawala, labis kong makaapak ng pagkatao ng iba, nakakasuka siya. Lalo akong naiinis habang sinasabi niya ang kanyang mga katuwiran. Nagpatuloy pa siya na masaya niyang ipinaalam sa akin na malaya na siya ngayon at maaari na daw kaming magsamang dalawa. Pwede na naming simulan ang aming tunay na pamilya. Hinawakan niya ang kamay ko subalit agad ko itong nilayo at agad ko siyang sinigawan na lumaya sa aming bahay. Baliw ka ba? Hinding-hindi na ako magpapaloko sa isang katulad mo, sambit ko. Narinig ng aking ama ang naging usapan naming dalawa kaya halos itulak na niya ito palabas. Hanggang sakali ay patuloy na nagsusumigaw si Jovi ng, sinasabi ko sa iyo ang totoo, mahal na mahal kita, mahal ko ang ating anak at wala na akong ibang mapupuntahan. Please, nakikiusap ako sa iyo. Hindi ko siya pinansin at makalipas ang ilang sandali ay naglabasan ang aming mga kapitbahay upang makiusisa. Marahil ay napahiya siya kaya't nagtatakbo siyang umalis. Habang pinagmamasdan ko siya na unti-unting nawawala sa aking paningin, ay bigla kong naramdaman na hindi na muling mabubuo ang aming pamilya. Naisip ko din na naging sobrang tanga ako sa pag-aakalang minahal ako ni Joby. Sobra akong dumepende sa kanya, pero natuto na ako.
Nangako ako sa sarili ko na hindi ako kailanman muling aasa sa ibang tao para sa ikabubuhay namin ng anak ko. Hindi ko kailangang maghintay ng isang taong magliligtas at magmamahal sa amin ng anak ko. Ako mismo ang dapat maging matapang at kumilos para sa aming dalawa. Dito na po nagwawakas ang kwento at sana po ay nagustuhan po ninyo. Kita-kita muli po tayo sa susunod. Huwag po ninyong kalimutang i-click ang like and subscribe. Mag-iingat po kayo palagi. Paalam!